Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, I thank you sa araw na ito, Panginoon. I thank you, Lord, for this opportunity to share your word. Lord, ako po ay napupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatan ko pong The Power of Faith. So let us read the verse with it to go with this topic. Matthew chapter 21 verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Hallelujah. So dito po sa ano na to, The Power of Faith, meron po akong inihanda na tatlong points. So, faith heals, faith shields fear darts of the enemy, and faith turn people into overcomers. So, paano po natin ito ma-activate or paano po natin may enjoy yung power of faith? Lalo na po itong number one prayer point. This is sa Luke chapter. Ang akin pong napili na verse para dito is yung Luke chapter 8 verse 43 and 48. Okay, faith heals. This is about the lady po na nagturugo siya sa loob ng 12 years hanggang dumating po yung pagkakataon na naubos na po yung resources niya para po sa kanyang medication, para po sa kanyang pagpapagamot. So, dito po sa Luke chapter 8, 43 and 48, sinasabi po dito yung kanyang pakikipagsiksikan sa crowd just po to reach Jesus Christ because she believed, she has faith na mahawakan niya lang yung damit ni Jesus Christ, siya po ay gagaling. Ganun po, katindi yung kanyang faith. Mahawakan niya lang, hindi niya na nga, wala nang iba siyang inano, mahawakan niya lang yun. And then, siya ay gagaling. And it, tunay po that it happens, na siya po nga ay gumaling. So, it is said here po in dito po sa verse 44, she came up in the crowd behind Jesus and touched the edge of his cloak and her bleeding stopped at once. And then, ito po ay na sinasabi po dito, Jesus asked, who touched me? So, it is because of the faith ng babae, nahalata po siya or na-attract po. So, totoo po, Lord, totoo po, mga kapatid, that faith, that our faith attracts God. Ito ang tinitingnan ni Lord sa atin, yung puso natin, yung faith natin, kung gaano siya kalalim, kung gaano siya kataas. So, then po, whatever we ask in our hearts, kung ano man po yung hiningi natin sa ating faith, and it, yun po talaga ay sa ating prayer, and then po yun ay nangyayari. So, dito po sa last part verse 48 po ng Luke chapter 8 verse 48, sinasabi po dito, this is an evidence that the lady really heals. Sinabihan po siya ni Lord na Jesus said unto her, my daughter, your faith has made you well, go in peace. Hallelujah. So dito po, dahil po sa tindi, dahil po sa lalim or sa taas pa man or lalim, whatever, yung pinaka-extent po ng kanyang faith, yun po ang naging yun po ang nag-attract sa Panginoon or yun po ang nagpagaling sa kanya, as Jesus Christ said here, said on the writing, on the word, that your faith has made you well. Hallelujah. Okay, so truly faith heals. Now let's continue with number 2. Faith shields fiery darts of the enemy. Okay, so Ephesians. Let us read on Ephesians po. Nakalagay dito, Ephesians chapter 6 verse 16. At all times carry faith as a shield, for with it you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one. So ang nakasulat ko dito is fiery darts. Dito po sa binasa natin is burning arrows. It's just the same din po ang ibig sabihin. So, ano daw sinasabi dito? At all times daw, lagi daw po natin, at all times carry faith as a shield. For with it, you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one. So, ano po yung sinasabi dito na fear, na shield natin? Our shield is our faith. Hallelujah.
Now, ano po yung ibig sabihin dito ng fiery darts? Fiery darts or burning arrows ng enemy are those negative emotions, negative feelings like po yung discouragement, anger, hatred. Bakit ako iniinis din sa tao na yon? No? Wala namang ginagawa sa akin. Okay, sometimes po, we ask ourselves, bakit ganun? Bakit parang mainit ang dugo ko sa kanya? Mga ganun-ganun po tayo sometimes. No? It is, kung ikaw pa isang believer, you will never know na it is, ano po, fiery darts of the enemy. But we as a Christian, we are aware na po tayo sa kilos ng kaaway. So, what do we do whenever we feel these darts? Na, aram natin na pinutudla tayo ng kaaway. What we do automatically? We pray. So, suddenly you will feel wala na yung nararamdaman mo. For example, natatakot ka, or na-discourage ka, or naiinis ka, or nagagalit ka. So, ang ano lang panlaban natin is prayer. Yung faith natin, did natin. So, this is how it works. Faith shields. So, kaya, we must always carry this faith because yung faith talaga sa atin ay nag-shield po talaga siya sa lahat-lahat ng mga negative na ginagawa na sa atin ng kaaway. Okay, so... So, what are we going to do, my dear brothers and sisters, in order for us to reach this level? Okay, for example, una po yung babaeng pinagaling. Of course, depende po sa level ng ating faith. We are able to attain or to enjoy this power of faith. Depende po sa level ng ating pananalangin. I mean, ng paniniwala. Okay. Napakalaki ng paniniwala. Gusto ko pong balikan yung point number one natin. Yung kanyang paniniwala is very, yung kanyang faith is very powerful and it's very, parang masyado nakaka-inspire. Masyado ako na-touch sa laki ng kanyang faith. Talagang nahil siya on the spot dahil sa kanya pong laki ng kanyang which is na-attract yung Panginoon niya. It is yung faith po natin, kung gaano ito ka kalalim or how deep it is, our faith, yung pong very attractive po pala yun sa Panginoon, according po dito sa binasa, kung Luke chapter 8, 43 and 48. Ganun pala siya ka-attracted sa ating Panginoon. It's so very, mahal na mahal ko tong Luke chapter 8. Verse 43 and 48. Okay, so dito naman po sa number 2, yung shield, fiery darts of the enemy, yung Ephesians, we must always carry this faith. Kasi para po tayo ay libre or free from the fiery darts of the enemy. Hindi siya tatalab sa atin kailanman eh. Kasi nga, because of our faith, napaka hiwaga or napaka powerful ng ng verse na ito. Okay, so now let us continue with faith turned people into overcomers. So, ang aking pong babasahin dito ay yung Mark chapter 11 verse 22 to 23 po. Mark 11 chapter 11 verse 22 and 23. Jesus answered them, "Have faith in God. I assure you that whoever tells this hill to get up and throw itself into the sea and does not doubt in his heart, but believe that what he says will happen, it will be done for him." Hallelujah. So, di ba? Ang title ko po is Faith Turn People into Overcomers. Hallelujah. I would like to share with you my personal testimony about po dito sa number 3 points natin. Nang mag-take po ng board exam yung aking... itong aking pong bunso, graduate po siya ng criminology and then mag-take po sila ng board exam. Nagka-anxiety po yung anak ko kasi natatakot siya or she was really, parang baka hindi siya makapasa or ganito, ganyan. Dumating po sa extent na parang hindi na siya makapag-travel, mag-isa doon. Pero po, alam mong ginawa ko dito is nilaban ko to. Dahil alam ko eh, this is the being a born again Christian, ito po ay tudla ng kaaway. This is a fiery darts of the enemy. Binibigyan niya ng mga negative thinking yung anak ko
para hindi kami maging overcome, hindi mag-overcome ng anak ko, hindi maging overcomer ang anak ko. But I never allow Satan to do that to my daughter. Almost every, how many times in the day po ako nagdadasal. Just to ano, para po, dahil alam ko eh, we are powerful. Our faith is powerful. So, ako po ay sobra akong, it is because I have prayed already. Hindi na po ako nag-worry na ano kayo hindi makakapasa. Although yung anak ko marami sa sinasabi, sumakit yung ulo niya, ganito, parang hindi siya, ano daw siya, ligwak daw siya, ganun pa yung mga term niya, pinagalitan ko pa. Kumbaga, I rebuke her for saying that. Sabi ko, I have prayed. Hindi pwede, hindi ako bibiguin ni Lord because I have prayed a lot for this. So, during the exam po, during the, yung lumabas na po yung examination, nandun po siya sa list ng mga nakpasa. And she was screaming and she was crying. It is because, sabi niya po, ay hindi niya raw po ini-expect na siya ay makakapasa. So, without the knowing of my daughter, I have been praying for her. Kahit po nag-tutor ako, kahit saan ako magpunta, kahit ako po ay nasa bus, I have been praying that we will never be defeated in the name of Jesus. My daughter is an overcomer. In the name of Jesus. Hindi ko po yun hinayaan. Hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko sa anak ko, you will pass the board exam. That's it. Ako po ay napaka... While we were waiting for the result, hindi ko na nga namalayan that day na pala yung ano eh. Kasi I know, I am very confident sa faith ko kay God. So, mga kapatid, dito ko po tatapusin ang aking pagtuturo sa aking binigay po sa inyong topic. Maraming salamat po sa inyong lahat.